Ito naman, idol, si Nanay Natividad Erandio. 76 years old na po siya, idol, and direreklamo nga po niya ang kanyang anak at manugang sa kawalan daw po, idol, ng respeto sa kanya. At sa tuwing nag-aaway daw po ang mag-asawa, abay dawit siya, idol, dinadamay po si Lola. Nako po, walang respeto to sa mga matatanda. Tatanda rin kayo, tandaan niyo yan. Doon sa mga nambabastos na mga magulang nila, nambabastos sa mga nakakatanda sa kanila, tandaan niyo to. Ito hindi nyo kayang pigilan, yung tumanda kayo. Talaga. Maliban na lang kung mamatay kayo na maaga. Pero darating yung time, tatanda rin kayo. Kaya dapat mag-isip-isip kayo. Galangin yung mga tatanda because one of these days, you're just gonna be like them. At kung ano yung ginawa nyo sa kanila, yun din ang gagawin sa inyo. Do unto others what you want others to do unto you. Lola Natividad, magandang hapon po. Magandang hapon po rin. Lola, ano itong pinanggagawa sa iyo? Nitong mga manunugang mo? Nagpapaayos ako sa... Nagpapaayos po ako ng Linggo. Opo. Tapos po, ano, ginamura lang ako kasi nagpaalam ako baka makaingay ako sa kanila. Bakit ginamura lang, mura na lang nila ako? Binigay ko yung kwarto na yan sa kanila, pero nagpaayos sila, nagpa-remodel. Sinira naman nila yung kisami ko. Paano ko mapaupahan yon? Eh, sinira nila. Binura-mura lang ako ng manugang ko. Sumali rin yung anak ko. Wala akong galang ho yan. Bakit? Lang ganun ang ginagawa ho sa akin. Kung makikipag-usap ako sa kanila, wala daw silang pakialam. Maski daw anong mangyari ka, wala silang pakialam. Tapos so, yung mulat pa po, 15 anos na yung anak nila ngayon na nagaan ko. Ganun pa rin ang ugali ng babae niya. Lagi po nagmumura lagi sa akin. Mamatay na raw ako. Hindi naman ako naniningil sa ano, sabi ko na ayusin ko yung kwarto, baka maingayan kayo. Minura lang po ako na minura ng aking manugang, sumali po yung aking anak. Sandali lang po, Nay, ha? Kausapin ko na po itong anak nyo muna, si Gregorio. Ito po yung anak nyo, ano? At asawa niya, si Yolanda. Sir Gregorio. Sir. Po, sir. Ba't mo pinapayagan na ilalapas tangan ng iyong misis, itong iyong nanay? Hindi naman po sa pinapayagan. Napagmumulan pa nga po ng away, lagi namin po yung mag-asawa. Hindi ko po kasi maano rin na sinasagot din ng asawa ko yung nanay ko. Kaya lang po, minsan din si nanay, nakikinig din po sa iba. Kaya minsan, kaya rin naman ako sumasagot po para mapakita ko lang rin po rin na patas ako. Hindi lang yung puro asawa ko. Minsan po nagkakabugbogan na rin po kami ng asawa ko. Nasasaktan ko rin po siya, nasasaktan rin po ako. Okay. Kung nanay po naman po, nalama po siya, hindi ko po yung baga, yung galit na po, yung alam namin ko, makasagot na lang ako. Okay. Sir, gusto mo kausapin si mama mo, ayan, nasa kabilang linya. Respeto lang hinihingi ko po sa kanila, bakit ganun ang ginagawa nila sa akin? Nay, po, nay, mamatay na daw ako. Nay, kausapin, nay, kausapin mo si, ano, si Sir Gregorio, anak niyo. Sige po, Sir Greg, kausapin mo na si nanay. Sir Greg. Hello, ma. Sige po. Hello. Ano? Sir. Sir Greg. Yes, ma. Go ahead po. Nakikinig na po si nanay. Kasi yung asawa ko, makahit paano pong Kung ano po, Odette, tawagan niyo lang ulit si Sir Greg. Okay. Nay. Oh. Ang sabi po ng anak ninyo, pasensya na Nay, ha? Kuminsan ikaw lang pinagmumula ng away nila at there are times na nagkakabugbugan sila mag-asawa ng dahil daw sa iyo. Hindi po totoo yan. Sila ang tumawag sa akin nang nagsaway ako sila. Tumawag yung anak ko na lula. Ay nanay, tumawag ka ng barangay. Tatlong bisis ako tinawag dahil binubugbog siya ng asawa niya. Ina-under niya yung asawa niya. Kaya pag nasasaktan siya, ako tatawagin. Tatawag ako ng barangay. Hindi naman ho nakikinig ang barangay dito sa amin. Magkasama pa kayo sa bahay, Nay? Kaya sagot ako na, bakit pinahirapan mong anak ko, asawa, okay. Mo, asawa mo yan? Bakit pinahirapan mo? Apo. Yung anak nila tumatawag sa akin pag hinugulpi, may sira ang ulo ng asawa niya ni. Okay.
Nay, magkasama pa kayo sa isang bahay, Nay? Hindi po, kabilang bahay ako. Yung bahay na yung binigay ko sa kanila yan, rinimodel lang nila. Oh. Ngayon sinira nila nung magpagawa sila. Ngayon, hindi naman nila itinapos. Sige, sandali pa. Sir Greg. Sir Greg. Yes po. Oh, binigyan pa pala kayo ng bahay ni Nanay. Sos, Mariosep. Tapos gaganon niyo siya. Hindi ko binabawi ho yan. Oh. Ano ko lang, ayusin ko yung sinira nila. Hindi naman nila ako binayaran ang binastis ko yan. Sir, kung nakikinig ka kanina, sir, sandali sir ha. Walang sama ng loob sa iyo si Nanay. Ang sama niya ng loob dito sa misis mo na talagang, sorry ha kung gamitin ko yung word na sinabi niya, misira sa ulo yung misis mo. Hindi naman po sa gano'n. Yan nga po ang pinag-ano eh. Bakit po ayaw nila sa misis ko? Aba, ikaw wala nakakalam niya, sir. Wala naman po akong ano eh. Sinanay ko, nasusuyangan silang iba eh. Okay, kausapin mo si nanay mo, sir. Sir, kausapin mo si nanay mo, sir. Go ahead po. Ganyan niyo ako. Hello, ma. Hmm. Oh, ma. O bakit? Bakit hindi ko niyo ipaparating dyan? Lagi mo ako gaganunin. Kakampihan mo yung asawa mo. Puro ko na ako may kasalanan. Nananahimik ako sa bahay. Bakit ginaganun niyo ako? Hindi na nga ako nanghihingi sa inyo. Mama eh. Bakit ginaganun niyo ako? Hindi ko nakikisali. Di ba pag sinasaktan ka ng asawa mo? Tatawagin mo ako, tumawag ka ng barangay, sira uling asawa mo. Ngayon, walang ganun. Walang ganun? Tapos mo kung mura-murahin ng linggo, ganun? Walang ganun? Kinakampihan mo lagi, sira ulo asawa mo. Ma, hindi ko pwede ka pa nakikita niyo, di ba nag-aaway kami? Kasi nga dahil sa atin. Natural lang ako magtawa yung nag-aaway kayo, sinaktan ka. Kahit tumawag ka na, tumawag kong barangay, hindi naman sumama sa amin. Pinabayaan ko na lang, nagdasal na lang kung atigilan ka na ng pananakit ng asawa mo. Kayong... Pagtatanggol mo pa yung sira ulo sa awa mo. Kaya naman namin ayusin yung mag-aaway kami na lang. Bawag na kayong sumali. Lagi na lang kung ginaganyan nyo. Nagkasakit ako yun. Wala sa inyo lumapit sa akin. Kung ano, kumusta ka na, nagmamalaki ka sa kapitbahay mo. Yun ang tinutulungan mo, yung kapitbahay nyo. Mawala kung tinutulungan mali. Nananahimik ako sa bahay mo, boy. Sinabi ko sa iyo. Yung lapit mo kasi sa akin, maiba. Nananahimik ako, pero kayo suminip ba kayo? Nagkasakit ako. Dinala ko ni baby sa doktor. Dinala ko sa hospital sa San Roque Clinic. Sandali pa. Sir Greg. Yes po. Ito po yung nakikita kong solusyon dyan. Yes po. Although, nakabukod na kayo, sa ibang bahay kayo, pero magkapitbahay lang kayo. Baka pwede naman po, Sir Greg, lumayo na lang po kayo. Total, yung bahay na tinitirhan nyo, bigyan naman ni Nanay yan. Para matapos na yung gulo, maghanap kayo ng lugar na malayo, ibang syudad, ibang barangay. Kasi hanggat nandyan kayo, syempre, magkadikit lang yung bahay ninyo, konting chismis, may mag-react, away. Ang ending. Para matapos na po ito, sir. Po. Ano pa? Kung matagal ko na po yung binabalak, hindi pa lang po kaya talaga. Bakit di kaya, sir? Eh, alam ko lang po naman na po ang natatrabaho po. Apa? Pero hindi po talaga kaya. Okay, so ganito yan, sir. Kung hindi nyo po kaya, then kailangan kayo po ang mag-adjust dahil una, si nanay matanda na. Pangalawa, yung tinitirhan yung bahay, regalo ni nanay sa inyo yan. Bilang utang na loob, sana kayo na ang umintindi kay nanay. Kung sa utang na loob lang po, tatalawin ko po yan. Kahit lumuhod pa po ako sa nanay ko, mahal na mahal ko po yan, sir. Wala sa akin yan. Pero kung yun po ang gusto niya, kung gusto niya po kami umalis, aalis po kami. Okay, sandali lang po ha. Nay! Oh. Sabi po ng anak nyo, kung kinakailangan niya lumuhod sa iyo, luluhod siya sa iyo para hindi ka na magagalit sa kanya. At kung gusto mo raw na umalis na siya, kung yan daw ang wala gusto mo mangyari. Wala, kung gusto niya lumayo, pero hindi ako nagpapalis. Pero kung gusto niyang umalis, bahala siya. Dahil para matahimik na yung isip ko, ang ugali pa niyang asawa niyan, ang basura niya, ilalagay dito sa gilid ng kapatid niya. Tapos ang basura, hindi inyargay dito sa kanilang gilid ng bahay nila. Sir Greg, ito sinasabi ng mga netizen, baka under desire raw kayo, Sir Greg. Sabi po ng netizens to. Hindi kaya? Ako may sakit ako sa puso, pero kami po, muntik-muntikan ako nung linggo. Hindi naman po, pero sa sobrang
pag nagagalit naman po, minsan nasasaktan ko talaga ang asawa ko eh. Hindi naman siya ganun, pero malubhang mag-away ang mangyayari sa amin. Ah, sige, sandali lang, sir. Ito yung punot dulo ng away ninyong mag-ina. Itong si Yolanda. Yolanda, magandang hapon. Yes, sir. Good afternoon po. Ma'am, kayong punot dulo ng away nitong mag-ina dahil daw sa iyo. Under Desire ba si Greg? Sir, hindi po. Sir, dumating pa ako dito, sir, 2003. Sir, nagtatrabaho po ako. Tuwing uwi ko po, sir, yung nanay niya po, sir, palamura po yan. Wala pong natirang anak dito, sir. Yung isa niya pong kapatid, hiniwalay ng asawa, nag-asawa po ng iba. Yung kapatid niyang natira dito, sir, dalawa po kami dito, yung Marinela po. Ongoing po yung kaso namin ngayon, sir, na less serious physical injury, sir. Hindi po nanggagaling sa akin ang gulo. Ang pinapalabas nila lagi sa akin, baliw daw po ako sira ulo. Sir Rafi, paano ako naging sira ulo? 2 years po ako nag-Saudi, sir Rafi. Iniwan po yung anak ko, wala kaming makain. Andito ako sa puder nila, sir. Malayo po yung mga kamag-anak ko, ni isang kapatid, wala ko akong katabi na sa Bacolod. Alam lahat ng mga kapitbahay, sir. Buntis po ako, sir. Murahin ako galing trabaho, sis lady. Nag-guardia po ako. 2 hours akong duty, sir. Pagbukas po ng pinto, wala kaming ilaw. Barong-barong ang bahay namin na binigay nila kwarto. Sir, sinasabihan kami na anak niyang Marinela na nandyan ngayon yung nanay namin nila, sir, sa likod niya, nagtuturo, sir. Nabulok ang bahay, basura kami, walang malamon. Sir Rafi, sobrang pahirap. Sir, nakunan ako sa pangalawang anak ko dahil sa kanila. Dahil sa sir. Dali po, mama. Ma'am, sandali, mama. Sige. Ma'am, hold nyo muna si ma'am. Anyos chairman, kanina pa pala nakahold. Chairman Rainer Bulos, Barangay West Cupa, Muntinlupa. Chairman? Chairman? Magandang hapon po, Chairman. Chairman, base po sa inyong record at sa inyo rin pong pagtatanong-tanong, imbestiga, sino talaga may problema rito? Si Mrs. Natividad Erandio o itong si Mrs. Yolanda Erandio? Actually, sir, ito ongoing po kami ng searching ng community files namin. As a matter of fact, yung presidente nila sa lugar nila ay isa sa mga lupon tagapamayapa namin. Okay. So, ongoing po ang record searching namin with regards din sa pangalan po na binigay. Kasi ang sabi po ni nanay, ang pinagmumulan ng gulo palagi, itong si Manugang. At sabi naman ni Manugang, hindi, magtanong-tanong ko sa mga kapitbahay, si nanay ang malupit. So, hindi natin alam kung sino sabi na totoo. So, Chairman, siguro kayo po, mag-imbestiga kayo dyan sa mga kapitbahay kung ano talaga ang totoo, di ho ba? So, sa ngayon, Chairman, wala pa kayong sagot dyan. Ongoing po yung, ano sir, ongoing po yung file searching ng extension office namin. Kasi po, andun po sila sa West Service Road, eh. Yung main barangay office po natin ay nandito sa kabilang sa Laguna de Bay side po. So, tumawag na po kami kaagad doon nung tinawagan ako ng staff niya para makuha na yung mga background kung mayroon records na yung sa family po. Sige po. Chairman, baka dadalhin namin sila dyan sa inyong barangay para pag-usapin naman sila. Salamat po, Chairman. Yes po, sige po. Hintay po kami tsaka i-ready na po namin yung mga files na meron po. Apo, apo. Salamat po, Chairman. Nay Natividad. Po. Meron lang po akong payo kung mamarapati niyo po. Nay ha, pasensya na Nay. Kasi malaga din ito, Nay. Sa mga biyenan na huwag pakialaman yung buhay po ng inyong anak at ng kanyang hindi asawa. Po, hindi ko inaanong anak ko po yung manugang ko, kakontra ko. Ginatulungan. Hindi, kaya nga, Nay, kasi meron talaga pinagmumula ng gulo eh. So meron talaga isa kasama doon. Niya po ang sobra. Nay. Hindi ako nagagalit sa anak ko niya, pero sumasabay pa rin siya. Wala siyang awa. Okay. Pero Nay, lang ako sa kabilang kwarto, nasa sulok na po ako. Inayos ko lang po yung kwarto kong pinapaubahan dahil wala akong kinikita kung walang magpuma. Di man sila makapagbigay sa akin kahit 5. Ay sila pang nangungutang sa akin noon. Mayroon ako eh, 4 na kwarto 'yun noon, wala ngayon tao dahil pindamya. Okay. Ma'am Yolanda? Yes sir. Good afternoon okay. Po, yes sir. Okay. Bakit kayo nagkainitan ni Nanay Natividad? Ano man pinagmulan talaga yung punot dulo ng gulo? Sir, ang punot dulo ng gulo, simula sir nang naging asawa ko po yung anak niya sir, dumating ako dito sir. Andito yung anak ko sir, lumaki lang ito sir.
17 years old na siya. Yung pangalawa ko, sir, 6 years old. Pwede niyo siyang kausapin, sir. Hindi po ito magsisinungaling. Dahil saksi siya, sir, sa pasirap na dinanas ko sa kanila. Wag lang masira ang pamilya ko, sir. Sir, ayoko lumaki mga anak ko na walang nanay, walang tatay. Yan ang gusto nila, sir, ng binan ko. Sir, ang dami ng anak nang sinira niyan, sir. Okay, sige, pwede makausap. No, wag niyo alisin si nanay direct hanggat hindi ko sinasabi. Kausapin niyo po yung anak ko, sir. Lumaki siya sa ganitong kagulong buhay, sir, pero tinis namin. Okay, sige. Anong pangalan ng anak niyo? Pwede makausap? Sir, Isabel po. Sige, sige. Isabel, pakipasa po telepono. Hello po. Isabel, magandang hapon sa iyo. Good afternoon po. Okay, kasi nag-aaway itong lola mo at saka yung mama mo. No. Ikaw raw ay testigo sa totoong mga pangyari. Ano bang manakita mo, Isabel? Ano po kasi po, normal na po sa akin yung ganyan po sila. Pero kasi po hindi na po dapat pinapalaki kasi po may nagsusulsul lang po kasi kay lola eh. Pero po, normal lang po sa akin yan. Tsaka po, mali rin po kasi sila lola kasi po, lagi po nila kaming pinapakialaman nan. Minsan po, pag aalis kami, sasabihin nila, mapera, ano naman po yung meaning nun? Ibig sabihin po, naiinis po sila pag umaangat po yung buhay namin. Tsaka po, okay po kami ni Lola eh. Ang masama lang po, naniniwala po siya dun sa anak niya, sulsul ng sulsul sa kanya. Ayun. Eh, sino yung nanunsul sa kanya? Wait lang po, sir. Wait lang po, sir Rafi. Apo. Dumating po, binugbog po yung mama ko. Binugbog po yung mama ko nung nagsusulsul sa kanya nung mga anak nito. Alam niyo ba, sila sa pagbo ni mama. Tapos po, sarapan na mga anak ko. Tapos po, sinasabang yung likod niya po. Hindi, wala po kong magawa. Natama po yung ugali po nila. Mahirap po. Mahirap po sa posisyon ko. Yung parang normal lang sa harapan ko yun. Pero hindi po maganda eh. Mali okay. Po silang dalawa. Wala po dapat kampihan dahil mali po silang dalawa. Hindi po maayos to. Wala po maayos dahil po simulat sa punpata pa lang ako. Maling-mali na po lahat. Si Presidente. Okay. Hindi, alam niyo po, mali po talaga yung nasali ako eh. Pero maling-mali po na... Sulsulan pa po nila eh. Okay. Isabel, Isabel, sino yung nagsusulsul kay nanay, kay lola? Si Marinela po, yung tita ko po. Tita ko po yun. Ah, yun yung inggitera, palagi nanunulsol at pinapaniwalaan naman ni lola. Rafi, dati po, nung mayaman po yan, yung may pera po siya, dinuduraan niyan si lola, minumuran si lola. Tapos po, nawala po yung lolo ko. Kasi mangingi lang po ng sigali niyo sa bahay nila. Sasabi niya, putang ina ninyo. Umalis ka dito. Yan niyo po sinasabi niya kay lolo. Kaya po, umalis po yung lolo ko. Alam niyo po, wala pa rin. Hindi na namin nakita yung lolo ko. Masama po yung ugali ng titang niyan. Sinaktan din po ko niyan. Grade 3 po akong kinurot ako niyan. Sinaktan niya. Pinasagip namin yan, Sir Rafi. Hindi namin tinuloy yung kaso kasi inayos namin. Tapos kami, ibabalik sa amin yung kaso na kami daw yung masama. E never namin silang ginulo kahit na sinasabi po nila na kami yung masama. Okay. Ganito, Isabel, okay, naniniwala ko sa'yo. Nakikita ko yung may pinagugutang ka, very emotional ka. I believe you, Isabel. Kausapin kong mama mo. Wait lang po. Okay. Ma'am Yolanda. Yes, sir. Ganito, Ma'am Yolanda. Ako muna, Ma'am Yolanda. Ganito na lang. Tutulungan ko yung makapagbukod. Ngayon, maghahanap kayo ng maupahan. Ako na magda-down sa inyo ng for 6 months. Wala kayo problema sa renta at saka sa bayad sa kuryente, tubig. Kahit paano siguro yung 6 months na yan, makakapag-ipon kayo at kayaanin nyo na yung mga susunod na buwan na pagbabayaran nyo sa upa. Ay, namin bagong gawa po ito, sir. Hindi naman pwede na iwan namin kasi yan po yung hinahabol ng anyak na si Marinela Peñarroyo. Sir, ongoing po yung kaso namin ni Marinela, sir, sa Hall of Justice na less physical injuries. Okay. Sige. Kaya po todo sulsul dyan sa nanay niya, sir. Okay. Lahat ang gugulo ginagawa nila ngayon sa akin. Okay. Sir, sinsold akong anak, tumang-tuma na sa kanila, sir. Dayan ako ng itak-itakin ako sa loob ng pamamahay ko. Sabi ng mga kapatid ko, lumaban na daw ako, sir. Minira ko sila, sir. Dahil yun na lang ang kaya kong gawin, sir.
trabaho. Ang tawag ni Marinela sa aming sir, basura. Ngayon wala na siyang pera, tatad siya ng utang. Nanay niya, sir, may 100,000 po yan na nakuha sa pension ng tatay niya. Lahat ng kapatid niya, okay. Sir, galit niya kay Marinela. Okay, ganito, sir. Ganito. Yolanda, doon sa pagsasampa mo ng kaso kay Marinela, baka makatulong kami. Sige, tutulungan ka namin doon sa legal battle mo laban kay Marinela, okay? Nagmamalaki na, sir, si Kapitan Bulos, sir, tsaka si Presnedi daw, sir. Ah, si Chairman Bulos, kaibigan nila. Eh, tawagan nga si Bulos. Eh, kakampi pala ito. Kaya pala sabi ni Chairman, mag-imbestiga pa muna. Adios. Ah, alam na this. Ah, bakit pati si Presnedi nasali dito? Sino ba si Presnedi? Sino si Presnedi? Ah, mayor. Mayor hanggang ngayon ng Muntinlupa? Si Presnedi? Ah, okay. Tawagan si mayor. Tawagan. Hindi, seryoso ako. Tawagan si Mayor Presnedi. Siya bang mayor ngayon ng Muntinlupa? Tawagan natin. Nay. Yeah. Nay. Sumusubra na ho yan. Nay. Pwede ba, Nay? Huwag ka muna makikinig sa sulsul ni Maricela. Po? Huwag ka muna makinig kay Maricela. Kausapin nyo? Hindi po. Si Maricela kasi ang problema talaga pala dito kasi siya yung sulsul. Hindi po yan. Hindi totoo po yan. Tahimik ang anak ko rito. Si, yung manugang kung yan naggugulo dito sa amin. Nay! Nay! Pabili yung anak ko ng... Nay! Nagsalita na po yung apo nyo. Pero yung anak ko ng wating masensikyo niya naman, anong pakialam niya? Nice. Nasaan si Nice, nasaan si tatay? Nay, nasaan si tatay? Nasaan si tatay? Isip nung wala nang trabaho, hindi nga sila naghanap, ako lang naghanap po eh. Okay. Hindi sila nagtulong, ako lang ho naghanap. Siyam na buwan ako naghanap mula. Nay. Mula January. Nay, kaya nga Nay, itong si Maricela ay nadidimanda po, idinimanda po ni Yolanda sa physical injury dahil sa pananakit. So, ibig sabihin, may problema si Maricela kasi siya ang nanakit eh. Alam naman, Marinela. Yung nasaktan, si Maranila po ang sinaktan niya. Inilampaso niya doon sa labas, sinipa-sipa pa. Mayroon kaming katibayan, nagpa-doktor ang anak ko. Huwag kayong maniwala dyan sa manugang kong tinungaling. Dami nakakakita, pati border ko. Okay, sandali lang po. Tawag mo si Mau. Paimbisigan natin para malaman natin kung sino nagsabi ng totoo. Pwede namang punta si Mau doon eh. Ganito na lang. Nay, Yolanda, and Nanay Natividad, kami po ay magpapadala ng reporter, mag-iimbestiga kami. O, sige po. Para malaman kung sino talaga ang dapat namin tulungan. Siya ang nananakit. Binatupang ako ng lamisa niya nung nagtagukan kami. Pati yung apo ko, binato ng bato. Nagsumbong ako sa barangay, di naman dumating yung barangay. Apa? Sige lang ang pasensya ko, ho. Nananahimik lang ako sa likuran namin. Ah, sige, pwede makausap si Marinela? Si Marinela pwede makausap? Nay, si Marinela, pakipasa sa telepono. Marinela. Sige. Marinela. Sir Rapi. Okay. Ikaw pala ang punot dulo. Ikaw rin yung sulsulera. Hindi po. Wala pong katotohanan yan, Sir Rapi. Ako po ay nung Sunday, nasa baba po ako nung may gulong nangyayari uli dito sa kabilang bahay. Sinabi lang po nung Muslim na, Marinela, may gulo dun sa inyo. Umuwi ka. Hindi ko alam kung sino ang kalaban ng nanay mo. Kaya ang isip ko po, malamang na naman yung mag-asawa. Kasi Linggo po, walang pasok. Therapy, ayoko sanang makialam. Pero sobra na po dito sa mga video nakita, okay, Nay, sa mga video pong nakita ko, Therapy. Isipin mo ninyo kung paano po murahin ang dalawang ito. Yung problema po namin, inasausapin na po sa Hall of Justice po. Kumbaga, dapat po nananahimik siya. Nakita niya po ako, dumaan silang nakamotor ng Sunday. Sinabihan niya po ako sa harap ng mga barangay. Na ikulong niyo yan, ikulong niyo yan. Pero hindi pa po ako napapatunayan na ako ang may sala. Pero sasabihin ko po sa inyong totoo. Umaga po noon ako'y nagpapadeliver ng soft drinks kay Romeo. Sino po si Romeo? Ito, si Romeo po yung sidecar boy. Sino po si Chaboy? Opo. Sino po si Chaboy? Isa po siyang sidecar boy na nagdi-deliver ng soft drink. Okay. And then po, lumabas po itong si Yolanda. Yung pinto pa po nila noon is, yero pa lang, kaya naririnig namin na yan ay pagigising lang. Pinalalabas po niya, kaya po siya pumunta sa harap ng tindahan namin na kung saan naroon ang Maynilad.
Ang sabi po niya is magbubukas daw po siya. Pero pagalit po siyang nagtungo sa Maynilad po, sa tapat po yun ng tindahan ko, nakalagay. Nay, manahimik mo na. Nakalagay po ito sa harap ng tindahan ko ang lamesa. Kahit hindi naman po niya ito dapat tanggalin, eh ito po ay binaliktad niya. Nakakita po ito ni Danny. Sino po si Danny? Ito pong si Danny, tambay po sa labas. Sabi ko sa kanila, kay Kuya Bonjo, hindi ko siya papansinin. Oh, sino si Bonjo? Sino po si, ang dami ng pangalan, malito lang. Sino si Bonjo? Kapitbahay. Okay, may Danny, may Bonjo, ilan ang pangalan dyan? Chaboy. Kapitbahay po namin, sinabihan nila okay. Ako. Sabi ko, hindi ko po siya papatulan. Therapy. Maliwanag po sinabi ko dun sa dalawa, ayoko ng away ang aga-aga, nangangamoy away. So, siya po ay umuwi na sa kanilang tahanan. Doon na po nag-start ng sige yung salita po niya sa akin. Which is talaga pong mainit ang ulo niya nung gabi pa lang po, nag-aaway na silang mag-asawa. Okay. Ang narinig ko po sa kapatid ko na ganito, ano, mainit na naman ang ulo mo kasi wala ka na namang pera, kaya inaaway mo na naman ako. So nag-aaway na po sila, nagkasakita na po sila. Kinabukasan po ng umaga, ako po ang kanyang pagbubuntungan, kaalis lang po ng kanyang asawa. Ako po ang nakita niya sa labas na busy-busy nagkakaayos ng mga bote. Di umuwi po siya, dakdak siya ng dakdak, hindi ko po iniintindi. Yun po ang katotohanan. Okay, sige po. Sige po. Hindi ko po iniintindi yun. Ako po ay kanyang, nung ako po'y sumagot na, hindi ko po talaga dapat. Wala akong intention dahil sabi ko maaga pa eh. Sige po. Nagigising lang lahat eh. Sige po. Ganito pero, gagawin. Opo, Nay, opo. Baka maubusan tayo ng oras. Ganito na lang po. Kami po ay magpapadala po ng reporter dyan, dalawang reporter sa Matter of Fact para po magtanong-tanong din po kami para malaman po namin kung sino talaga ang karapat-dapat naming tulungan. Ano po? Bubuhos po kami ng tulong pero bago kami gumawa ng tulong, pagbuhos ng tulong kung kanino man dyan sa inyo, kailangan mag-imbestiga muna kami. Okay? Para hindi masayang yung tulong na ibibigay namin. Okay, ma'am? Po. Thank you po, Sir Rapi po. Sige po. Salamat po, ma'am. At Nanay Natividad, Marinela, si Marinela muna. Ma'am Marinela, Nay, pakipasa muna kay Ma'am Marinela. Yes po, attorney. Hindi po ako attorney. Si attorney Garda. Yes po, Sir Rapi. Okay. I mean, ma'am, pwede bang awat muna hanggat wala pa kaming na-interview? Magpapa-imbestiga kami dyan. For the meantime, wala mo nang galawan, wala mo nang salitaan, wala mo nang pansinan. Ako po sa bagay na yan, therapy. Maasahan ko po. Maasahan niyo po ako. Oh, sige po, asahan po namin ha. Ewan ko lang po sa kabila kasi... Hindi ma'am, akong bahala sa kabila. Akong bahala sa kabila, okay? Okay po, wala okay mo nang galawan, wala mo nang salitaan, opo, ha? Opo. Okay. Maraming salamat po. So, thank you po. Chairman. Yes, sir. Hi. Oh, meron ako narinig na salita kanina na kinakampiyan mo ating isang bias ka ata sa isang panig. Actually, sir, na-recall ko na po yung ano nila, yung papel. Pinakuha ko po sa Lupon. Na-recall mo na, ulo pa sa atin. Sige po, ano yung na-recall nyo? Yes, sir. Nagharap po si, ano, yung asawa ng anak at saka si ma'am, yung ma'am Marinel, parang ganun po pangalan. Eh, sino po may problema in short, chairman? Po? Sino po may problema in short? Sino po may problema? Actually, yung ang nakating po sa akin, yung pag-uusap po nila sa harapan is, yun nga po, nagkaroon sila ng pagtatalo at... yung kinukwento rin kanina ni ma'am, eh meron po talagang hindi pagkakaintindihan yung dalawang panig. Kaya nga sir, base sa inyong pag-iimbestiga, sa inyong record, sino po talaga may problema? Eh lumalabas po may konti talagang siguro pagtataray sa bawat isa, hindi po nagkakaintindihan, nagpapaabot po. Kaya nga po, sino po yung pinakamataray? Eh nakita ko po, based on record, yung huli po ang medyo... dihado po sa nangyari, eh itong si Mama Marinela, base po doon sa record na... Dihado si Mama Marinela? Apo, yung anak po ni nanay ito. Okay, so... Apo, yun po yung huling pag-uusap sa amin, sir, a few months ago lang po yan, kung di po ako nagkakamala. Sige po. Kasi po, ang na po silang dalawa, opo sir. Kasi po, sir, ang nakasuan na, posensya na sir, kasi sabi naman ng kabilang panig, eh kayo na po ay kumakampi doon kay Marinela, saka kay... nanentibidad. Anyway, magpapaimbisika kami, sir, para malaman namin kung sino ang dapat namin tulungan. Apo, bawal po sa amin yun, sir, in the first place. At the same time, yun nga pong nabanggit ko kanina, isa po sa tagapamayapa namin ay yung presidente po sa kanilang lugar. Okay, sige so, po. So, yun po, pwede po natin mahingian din siya ng... Sige po. Ganun na lang pong gagawin namin, sir. Mag-imbisika muna kami and then titignan namin kung sino... Hindi po kami. Open po. Open sige po. Salamat po, chairman. Nanay Natividad,
Sige po, mag-imbisiga po kami, Nay. And then, tingnan namin kung sino dapat tulungan. Okay, Nay? Magandang hapon po, Nay. Magandang hapon po. Opo. Ma'am, Yolanda. Yes, sir. Wala mo ng galawan, ha? Wala mo ng pansinan kasi kami po ay mag-imbisiga para malaman namin kung sino ka dapat tulungan namin. Ano po?